Hindi si Eva ang unang asawa ni Adan, kundi si Lilith daw. Totoo kaya ito? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Bago tayo magsimula, ay tatanungin ko muna kayo. Sino sa inyo naniniwala na si Eva ang unang asawa ni Adan? At kung naniniwala kang si Eva nga, ikomento mo naman yan sa comment section. At kung hindi naman ang sagot mo, ay sabihin mo din yan sa comment section. Pero bakit na naman ba Arvin Polo TV? Well, kasi sa video na ito ay masasaksihan, matutunghayan at manalaman nyo na na hindi si Eva ang pinakaunang kapareha o naging asawa ni Adan. Oo, at syempre, baliwang video na naman ito na magpapasakit na naman ang ulo mo sa kakaisip. At malamang sa malamang, marami na namang magagalit sa mga ilalantad ko sa video na ito. Pero again, bago kayo magalit sa akin, itapusin nyo muna hanggang sa dulo ang video na ito. Dahil nasa pinakadulo po lagi ang disclaimer ko. Kaya naman simulan na natin. Walang duda na nakilala natin si Adam at Eve mula sa Biblia. Pero alam nyo ba na may isa pang babae bago pa si Eva at ang pangalan niya ay Lilith? Pero sino siya at ano ang simbolismo sa likod ng kanyang kwento? Ayon sa mga relihiyong Abrahamic, nilikha ng Diyos si Adan ang unang tao mula sa putik at binigyan ng buhay. Pero napansin ng Diyos na si Adan lang mag-isa, walang katulong na nababagay para sa kanya. Kaya habang natutulog si Adan, kinuha ng Diyos ang isa sa mga tadyang ni Adan at ginawa itong babae at ipinakilala ito kay Adan. At ang sabi, "Sa wakas, ito na yung kasama ko, parte ng aking parte at laman ng aking laman." Pero sa isang pagkakataon ay parang medyo weird kasi lahat ng nilalang sa mundong ito ay may kapares lalaki at babae. Pero bakit kaya si Adan lang mag-isa noong una? Ganito po yan. May kwento sa lumang Jewish mythology tungkol sa isang nilalang na hindi sumunod sa mga inutos sa kanya at mas pinili niyang gawin ang sarili niyang desisyon at maging malaya. At ang pangalan niya ay Lilith, ang unang asawa daw ni Adan. Sa kabila nito, maraming binansag sa kanya. Mula sa pagiging demoness hanggang sa maging icon siya ng feminism. Pero ibahin ko lang konti para mas magets mo agad. Isang mabilisang search lang ang ibig sabihin po ng feminism ay ito po ang advokasya ng mga babae na dapat daw pantay ang trato sa kanila kagaya ng trato sa mga lalaki. Ngayon, mabalik tayo. Iba-iba ang naging interpretasyon at adaptasyon sa kwento ni Lilith, kaya naman napabilang ito sa pinakamisteryosong figure sa folklore. At isang mabilisang search lang ulit sa Google, ang folklore po maraming nakapaloob dito gaya ng mitolohiya, alamat, tradisyon at tula. At mabalik ulit tayo. Ang katanungan ngayon, sino siya at paano siya naging kilala sa Jewish folklore? Pinaniniwalaan kasi na si Lilith ang unang asawa ni Adan at pinaniwalaan ito kahit na hindi siya binabanggit sa Torah, ang unang limang libro ng Hebrew Bible. Sa paglipas ng panahon, naiugnay si Lilith kay Adan pero iba ang bersyon ng storya ni Adan kay Lilith. Ayon kasi sa kwento, naging mag-asawa sila at pagkatapos nilang maghiwalay, ay inilalarawan na siya bilang isang demonyo o espiritu na nang-aakit sa mga bata, kababaihan na nanganganak at mga lalaking nag-iisa sa gabi. Siya rin ay itinuturing na simbolo ng pagnanasa, independensya at pagrebelde laban sa autoridad ng lalaki. Si Lilith din, sabi pa ng iba, parang demonyo daw siya. Pero ang totoo, may mas malalim pa palang kwento sa likod niya na hindi natin alam. Hindi sigurado ang mga scholar kung saan talaga nagsimula ang myth ni Lilith. Pero may mga nagsasabi na baka galing siya sa mga kwento sa Sumerian tungkol sa mga babaeng vampire. Ang kwento ni Lilith, matagal na ito. Galing pa sa sinaunang Mesopotamia at Babylon kung saan iniisip ng mga tao na siya ay isang demon o espiritu na may kinalaman sa bagyo at hangin. Sa Sumerian mythology, tinawag siyang Lilitu, isang klase ng demon na umaatake sa mga sanggol at buntis. Sa kwentong ito, si Lilith ay may pakpak at katawan ng babae at siya'y itinuturing na marumi at impure. Madalas, ginagamit ang kwento niya para magbigay babala sa mga panganib ng pagiging suwail at rebelde. Pero sa Babylonian mythology, konektado din si Lilith kay Goddess Ishtar at iniisip na nagsilbi siyang handmaiden para dito. Konektado rin siya sa mga ideya ng sexual desire at fertility. Pero ang pinakasikat na bersyon ng kwento ni Lilith ay makikita natin sa Jewish tradition. At FYI, apat na beses pong nabanggit si Lilith sa Babylonian Talmud at sa Alphabet of Sirach.
at sa isang tekstong medieval mula 9th o 10th century, kaya naman siya ay naging kilala sa unang bersyon ng creation story. Mas laliman pa natin, dito sa Alphabet of Sirach, sinasabi na si Lilith ang unang asawa ni Adan. Ayon sa kwento, pareho silang ginawa ni God mula sa alikabok ng lupa at naisip ni Lilith na dapat pantay sila ni Adam. Dapat sana magkasama sila ni Adan sa Garden of Eden. Pero malakas at independent si Lilith at naisip niya na kapantay siya ni Adan dahil pareho nga silang galing sa lupa. Sabi ni Lilith, "Pareho tayo, pareho tayong galing sa lupa." Pero di sila magkasundo. At kasunod nito ay binigkas ni Lilith ang di maipahayag na pangalan at saka lumipad palayo. At pag-alis ni Lilith kay Adan, ay nagtungo siya sa Red Sea kung saan dito siya nakipag-isa sa mga demonyo at dito nagkaanak siya ng daan-daang demonyo. At dahil dito, nagdasal si Adam sa kanyang lumikha ang Sovereign of the Universe. Sabi niya, "Yung babae po na ibinigay niyo sa akin, tumakas po." Kaya naman dahil dito agad na pinadala ng banal ang tatlong anghel para ibalik siya kay Adam. At kung pumayag siyang bumalik ay mas maganda. Pero kung hindi siya pumayag, ay mamamatayan siya ng 100 mga anak araw-araw. At dito mabilis na umalis yung mga anghel kay God at hinabol si Lilith. At dito nahuli nila ito sa gitna ng dagat, sa malakas na tubig, kung saan, ayon sa kwento, dito nalunod ang mga taga-Egypt na humabol kay Moises. Ngayon sinabi nila kay Lilith ang gusto ng Diyos, pero ayaw niya nang bumalik. Sabi ng mga anghel, "Ilulubog ka namin sa dagat." At sumagot si Lilith na hayaan niyo ako. At nung narinig ng mga anghel ang sinabi ni Lilith, ay pinilit pa rin nila siyang bumalik, pero hindi na siya sumama. Kaya naman pumayag na siya na mamatay ang 100 sa kanyang mga anak araw-araw. Kaya araw-araw, namamatay ang 100 na demonyo. At matapos nito, muling humingi si Adam ng tulong kay God para gumawa ng isa pang kasama para sa kanya na naging dahilan ng paglikha kay Eve mula sa tadyang ni Adam. At ito na yung kwentong alam na natin. Sa ibang bersyon ng kwento, nagselos si Lilith kina Adam at Eve dahil masaya at mapayapa sila sa Garden of Eden. At para maghiganti, nag-transform si Lilith bilang isang ahas at bumalik sa garden kung saan nakumbinsi niya si Eve na kumain ng pinagbabawal na prutas o forbidden fruit na naging dahilan ng kanilang pag-alis sa paraiso. At dahil sa rebelyon ni Lilith ay naging simbolo si Lilith ng takot at male violence sa Jewish folklore na may kinalaman sa witchcraft, seduction at kamatayan. Pero ang tanong ulit, may mga kwento ba si Lilith sa ibang kultura at religious traditions? Sa katunayan, hindi direktang binanggit si Lilith sa Bible, pero may ilang Christian writers na nag-reference sa kanya bilang simbolo ng tukso at kasalanan. Sa Islamic tradition naman, pinaniniwalaang si Lilith ang ina ni Jin, isang supernatural creatures. Sa ilang larawan at sining naman, ipinapakita si Lilith na nakatayo sa likod ng dalawang leon na parang sinusunod siya. Sa kasaysayan naman, madalas siyang inilalarawan sa maraming artwork, pati na rin sa mga plaka at relics, lalo na sa Babylon kung saan sinasabing nagmula siya. Sa ilang relics, ipinapakita siya na may upper body ng isang babae at buntot ng ahas, parang chimera sa Greek mythology. Sa kabila nito noong 19th at 20th century, muling nadiskubre si Lilith ng mga feminist writers at scholars at nakita siya bilang simbolo ng female empowerment at rebellion. Sa kontekstong ito, naging representasyon siya ng laban para sa karapatan ng mga babae at pagtanggi sa patriarchal authority. At isang mabilisang search ulit ay ang ibig sabihin po ng patriarchal authority ay isang ama o lalaki ang may pinakamaraming kapangyarihan at autoridad. Mabalik tayo, ganun pa man, hindi sigurado kung saan talaga nanggaling ang pangalan na Lilith. At pinagdedebatehan ito ng mga scholar. May mga nagsasabi na baka galing ito sa Sumerian word na Lilitu na tumutukoy sa isang klase ng babaeng demon o vampire. Pwede rin nagaling ang pangalan na Lilith sa Akkadian word na Lilu na ibig sabihin ay espiritu ng hangin o multo. Kung gayon, konektado talaga si Lilith sa mas malawak na tradisyon ng mitolohiya ng mga babaeng espiritu at demon na sinasabing nakatira sa mundo ng mga patay. May iba naman na nagsasuggest na galing ang pangalan sa Hebrew word na Lil na ang ibig sabihin ay gabi, kaya ang Lilith ay pwedeng isalin bilang nilalang ng gabi o nilalang na gumagala sa gabi. So kahit hindi tukoy ang eksaktong pinagmulan, naging kaugnay na ang pangalan na Lilith
sa isang makapangyarihan at misteryosong figura na sumasagisag sa parehong kagandahan at panganib ng gabi. Ngayon bilang isang dark shadow figure, madalas iugnay din si Lilith sa mga hayop tulad ng mga kuwago, ahas at iba pang nilalang na aktibo sa gabi. Pero paano ito nakakadagdag sa kahulugan niya? Una kasi, itong mga hayop na ito ay madalas na may kaugnayan sa kadiliman at misteryo at lahat ng mga katangian na ito ay iniuugnay ng maraming kultura kay Lilith. Ang mga kuwago ay simbolo ng karunungan at kaalaman, habang ang mga ahas naman ay madalas na iugnay sa pagbabago at muling pagkabuhay. Ngayon sa pagkakaugnay kay Lilith sa mga hayop na ito, ay mas lumalalim tuloy ang symbolic meaning niya dahil nagiging representasyon siya ng babaeng may wisdom, intuition, hidden knowledge, transformation, and resurrection. Pero ang connection ni Lilith sa archetypal figure ng ahas ay maaaring hindi maganda. Tulad ng alam natin sa Biblia, ang ahas ay maaaring kumatawan sa tukso at kasalanan, pati na rin sa sexualidad. Sa kabila nito, maaaring kumatawan din si Lilith sa kapangyarihan ng femininity dahil nga nagnanais siya na maging malaya. Ngayon, sa paglink kay Lilith sa mga hayop na may freedom, hindi maamo at hindi nakagapos o nakakulong sa mga kulungan, ay nangangahulugan lang ito na representasyon siya ng mga naliligaw at hindi mapigilang nilalang na nagnanais ng kalayaan. Ngayon balik tayo sa ancient Sumeria. May kwento sila ng paglikha na tinatawag na Eridu Genesis at yung tungkol sa mga Anunnaki. Yung sinaunang sibilisasyon ng mga Sumerian, naniniwala sila sa isang grupo ng mga Diyos, yung Anunnaki, na kilala rin bilang yung mga dumating mula sa langit. Ayon pa sa kanila, dumating daw ang Anunnaki sa Earth para magmina ng ginto. Tapos gumawa sila ng mga tao para gawin yung trabaho. Ang paggawa ng mga tao nangyari sa pamamagitan ng paghalo ng kanilang DNA at sa DNA ng Homo erectus, at nakagawa nga sila dito ng lalaki at babae na kamukha nila. Sa simula, hindi pinayagan ang mga tao na magparami kasi kailangan kontrolado yung bilang nila. Pero nung nakita ni Enki ang God of Water, Knowledge, and Creation, kasama ang kanyang kapatid na babae na si Ninhursag, na ginagamit lang ng kanyang kapatid na si Enlil, na siyang pinuno ng mga Diyos sa Sumerian, ang kanyang nilikha ay nagdesisyon si Enki na turuan ang mga tao paano magparami. Ayon sa Terra Papers ni Robert Morningsky, sa simula pantay-pantay daw ang lalaki at babae, at ang mga babae ay katumbas ng mga lalaki. Pero may punto na nagrebelde si Marduk, anak ni Enki, at kinalaban niya ang prime god na si Enlil at tinanggal siya nito sa pwesto. Kaya naman nung na-establish na ni Marduk ang kanyang rule sa Earth, sinabi sa Terra Papers na tinanggal na ni Marduk yung feminine element at binago ang kasaysayan sa paraan na lalaki lang ang may kapangyarihan. Ngayon sa kabila nito, habang si Lilith at Adam ay pantay, nangangahulugan ito ng isang initial na pagkapantay-pantay sa pagitan ng masculine at feminine aspect, pero may nagbago pa din. Dahil naging demonized si Lilith, at nung lumabas si Eve, nagawa mula kay Adam, ay katulong na agad si Eve since sa paglikha pa lang. Ngayon, hindi ba parang convenient yung pagpapalit sa mga sumunod na kwento para sa isang mundo na dominado ang lalaki? Yung myth ni Lilith bilang creature of the night, na-interpret sa pamamagitan ng lens ng psychology, lalo na sa Jungian psychology. Ayon sa view na ito, si Lilith ay kumakatawan sa archetype ng dark feminine o yung shadow aspect ng psyche. Yung word na psyche, originally may ibig sabihin ito na soul o spirit. Pero sa psychology ni Carl Jung, isang Swiss psychologist at founder ng analytical psychology, yung psyche ng isang tao ay pwedeng tingnan bilang total personality nila, kasama lahat ng thoughts, behaviors, feelings at emotions. Interesado si Jung sa symbolism ni Lilith at yung relevance niya sa human psyche. Nakita niya din si Lilith bilang isang malakas na simbolo ng unconscious o representasyon ng feminism. Yung myth ni Lilith may kinalaman din sa integration ng unconscious aspects ng sarili natin. Naniniwala si Jung na dapat tulungan ng psychotherapy ang mga tao na dalhin yung kanilang unconscious thoughts at experiences sa conscious awareness nila para dalhin sila nito to better self-understanding at mas fulfilling na buhay. Ang sikat niyang sinabi ay,
Hanggat hindi mo ginagawang conscious ang unconscious, ito ang magdidirect ng buhay mo at tatawagin mo itong tadhana. Ang quote na ito ay nagmumungkahi na yung ating unconscious thoughts, feelings at desires ay may malaking epekto sa ating mga buhay kahit hindi natin ito alam. Hanggat hindi tayo nagiging aware at kinikilala ang mga unconscious influences na ito, patuloy tayong madadala ng mga ito. Dagdag pa, yung kwento ni Lilith pwede nating makita bilang metaphor para sa process ng individuation or yung pag-develop ng fully integrated at authentic sense of self. Sa pagtanggi ni Lilith na maging under ni Adam or ng kahit anong external authority, yung story naman ni Lilith ay representasyon ng power ng unconscious to challenge at transform yung conscious self na nag-inspire sa marami na tuklasin pa yung ang lalim ng kanilang sariling psyches in search of greater self-awareness at integration. So, ngayon, ano kaya ang nangyari kung si Lilith ay nanatili kasama ni Adam? Kung nanatili siya, ay baka nakita natin na mas equal na ang partnership sa pagitan ng mga babae at lalaki. At heto nga po ang disclaimer ko. Well, lahat ng mga sinabi ko dyan at mga sinalaysay ni Marco dyan ay pawang kalokohan lamang. Walang ibang unang babaeng ginawa bukod kay Eva. Dahil ayon po yan o nakasaad po yan sa banal na aklat. At yan din po ang pinaniniwalaan ko. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos. Dahil sa inyo upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Naway maliwanagan kayo mga kaibigan. Maraming salamat po.